Opisyal na ngang nakapasok sa PBA ang bagong kupunan na Converge ICT Solutions na pangmamay-ari ng bilyonaryo na si Mr. Dennis Anthony Uy na nakakuha ng unanimous na boto galing sa mga PBA Board of Governors na kung saan inaasahan ng maraming basketball fans at PBA insiders na baka raw hadlangan ito ng taga MVP Group dahil makatulad ang kanilang serbisyo o produkto na ginagamit ng mga tao. Pero kabaliktaran nga ang nangyari dahil malugot itong tinanggap ng Chairman Emeritus na si Mr. Manny V. Pangilinan. At dahil nakapasok na nga itong Converge sa PBA, ang gusto raw mangyari na mangyari nito ngayon ay magkaroon ng isang All Pampanga team para sa kanilang maiden season sa PBA. Na kung saan bukas naman ang veterano ng Northport Batampier na si Arwin Santos sa ideya ng bagong kupunan. Ayon pa sa naging panayam kay Arwin Santos via Zoom na ginawa ng spin.ph, wala naman itong problema sa posibilidad na sumanib sa Converge. Pero nakadepende pa rin iyan sa kanyang coach na si Pido Harencio at longtime agent na si Mr. Danny Espiritu. Dahil kung saan raw siya gustong ilagay nito na makakatulong sa kanyang basketball career, ay okay na okay itong si Arwin Santos. Hindi naman kinalimutan ni Santos na magpasalamat sa Converge dahil sinalo nito ang mga players, mga coaches at utilities na maapektuhan dahil sa pagkawala ng Alaska Aces sa PBA. Bago natin ituloy mga chong sa mga gusto manalo sa ating giveaway ay comment nyo lang ang inyong favorite player at i-share ang video nito para sa ating pag-giveaway at siguraduhin nakasubscribe sa ating YouTube channel. Ito nga si Christian Stan Hardinger ay isa ngayon sa mahalagang piraso para sa kupunan ni Coach Timcon na Barangay Ginebra, San Miguel. Dahil sa napakagandang performance na pinapakita nito ngayong conference, lalong-lalo na noong quarterfinals kontra TNT Tropang Giga at ngayong semifinals naman kontra NLEX Road Warriors. Ayon pa kay Barangay Ginebra Head Coach na si Coach Timcon, inaasahan niya talaga na mag-improve si Sistan sa kanyang laro sa Gin King. Dahil lahat naman ng players ay pupwedeng mag-improve basta mabigyan ng sapat na patnubay at panahon. Dagdag pa ni Coach Timcon, alam na talaga ni Sistan ang kanyang role sa team at nakapag-gel na siya na maayos sa kanyang mga ka-teammates. Kaya komportable itong maglaro ngayong komperensya. Pero ayon naman mismo kay Sistan, ginagawa lang niya ang maayos ang kanyang trabaho sa kupunan dahil gusto niyang manalo at makatulong dahil yan talaga ang priority ng management at ng mga players. Kaya nagpapasalamat siya sa tiwala at pasensya na ibinigay ng Ginebra Management at ni Coach Timcon sa kanya. Abot kamay na nga na Magnolia Hotshots Pambansang Manok ang pagpasok muli sa kampyonato ngayong import-laden conference dahil dalawang panalo na lang ang kanilang kailangan upang makapasok muli sa finals. Ayon pa kay Magnolia Hotshots center forward na si Ian Sanggalang, kailangan doblehin o triplehin pa ang kanilang effort upang manalo ngayong semifinals kontra Meralco Bolts. Dahil panigurado may magandang adjustment na ginawa si Coach Norman Black para sa kanyang kupunan na natalo sa Game 1 kontra Magnolia Hotshots. Dagdag pa ni Ian Sanggalang, kailangan mapantayan nila ang energy ng Meralco Bolts lalong-lalo na sa first half upang hindi sila madehado at magabol sa second half na mahirap gawin sa susunod nilang pag-aarap dahil syempre nakapag-adjust na nga ang Meralco at alam na din nila ang gagawin upang may maintain ang kalamangan at hindi maagaw sa kanila ang panalo. Bago tayo magtapos, shoutout muna kina Kindos Lucañas, Grace Ann Gimpes, Katz Aquino Dugusin, Warren Henderin, Jerry Achenza, Joshua Giray from Tondo, Manila at sa Giray, Rosales at Espejo Family at syempre kay Jason Mendoza. Hanggang dito na lang tayo mga chong at huwag kalimutan mag-subscribe at i-like itong video bilang pagsuporta. So this is Channel B. Adios!